Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga pulis ang dalawang bahay sa Bato, Camarines Sur. Isa sa mga target ang bahay ng 43 anyos na si Willie Elgar. Nakuha sa kanya ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu na itinago sa likod ng imahen ni Jesucristo at Birhing Maria. Pero depensa ni Elgar, matagal na siyang tumigil sa paggamit at pagtutulak ng droga. Gamot daw sa singaw ng kanyang anak ang mga nakong piska. Hindi po yan shabu, sir. Ano po yan? Tawas po yan, sir. Nagtungo rin ang Bato Police sa bahay ni Gregorio Tuyay, alias Goryo. Nasabat sa kanya ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. Git ng suspect, itinanim ng pulis ang droga at nakita ito mismo ng kanyang anak. Nilagyan po kasi ng items dyan sa loob namin. Wala akong kasalanan. Naghihirap na nga ang tao. Nangungutang na para may ipakain sa pamilya. At ginaganyan pa nila. Wala pang pahayag ang Bato Police sa alegasyon ng mga inarestong suspect. Sa Bao, Camarines Sur, timbog ang tatlong sangkot umano sa droga. Sinalakay ng mga pulis ang bahay ng pangunahing target na si Jason Pontillas. Kasama sa mga inaresto, sina John Heinrich Biag at William Abasola. Yung bahay nila, ginagawa pong drug den. Yung bahay na po yun, yung nakatira po doon, ay marami na rin po nagre-reklamo. Pagpasok sa bahay, tumambad sa mga operatiba nagkalat ng mga drug paraphernalia. Kabilang sa mga nakuha ang walong sachet ng umano'y shabu. Ang isa sa mga sachet, pasimple bang idinikit sa bombilya para di makita. Sa kisame, may nakuha rin bag na may lamang baril at kargado ng bala. Itinanggi ni Pontillas sa kanya ang mga nakumpiskang kontrabando. Wala naman po talaga akong item, sir. Pero gumagamit ka. Gumagamit po ako. Pinabulaan din ang dalawa pang inaresto ang mga alegasyon. Nagpapakain lang daw sila ng manok nang magkahulihan. So, tumitigil droga? Ay, hindi po. Hindi ka nagdodroga? Hindi po. Bam Alegre, GMA News.